Hi guys, so ngayon ay, ano bang pizza ngayon? 7. So today ay January 7th. Wait, pakinggan muna natin yung voice message ni nanay ko. Okay, I will sit here. Okay. So nag-message si Madam muna. Ay, Madam muna, si Madam Galiana. Kadarating ko lang sa bahay kasi doon kami natulog sa bahay na Madam muna. Ano daw, magdala daw ako ng gamit ko kasi matutulog ako doon ng 1 week kasi may mga corona daw dito sa bahay. So ngayon ay January 7. And ayan, na-receive ko na yung aking QIB ATM card. So dito na ilalagay ni sir yung sahod ko. Ipicturean ko lang, ipapakita ko sir na na-receive ko na hindi ko alam kung bubuksan ko ba ito or hindi. Malalaman yan mamaya sa reply niya. So ayan, na-receive ko na siya. I-message ko lang si sir. Pa-register ko na siya sa aking QIB mobile app. So ayun, binuksan ko muna bago ako maglinis. Nag-message naman ako kay sir, sabi niya okay daw. Bubuksan ko na para ma-register ko na siya. So ayun. From QIB. Tingnan natin. So ayan, payroll, Visa, electronics. So ito yung PIN, dito nakalagay yung PIN ko. Private and confidential. Hindi pala siya savings account, payroll account lang siya. So, ayan, nandito na yung PIN ko dito nakalagay. Sa loob nito. Ito siya nakalagay yung PIN. So, pwede ko naman palitan to after ng i-activate ko pa to siya sa ATM machine. So, pupunta pa ako ng bangko. Check natin sa end of the month. Pag dito na nilagay ni sir yung sahod ko. So, hindi naman ako mag-withdraw siguro. Magta-transfer lang ako kung magpapasend ako ng pera. Tingnan natin yung ATM mismo. Wala pa namang message, sir. Kung anong gagawin. So, Melanie, pero Visa electronic number, Alphanar branch. So, ito na siya. Ang ating payroll account, dito na ilalagay yung ating sahod. So, ito yung ATM ko. Dito na ilalagay ni sir yung sahod every end of the month. Ayan. Now, i-register ko muna siya sa aking QIB mobile apps. Para ano? Ha? Di ko alam. Wala. $50.
Yun yung video na na-receive ko na yung card. Dineliver lang siya through Q-Post. So, ang Q-Post nag-deliver dito sa bahay and nireceive lang ni Lynn kasi nasa kabilang bahay ako nung time na yun. So, pagbalik ko ng, ano, ng gabi, kinuha ko and ayun, pinanasis na ni Sir. So, nagpa-download si Sir ng ito, QIB Apps. Ito, QIB Apps. Pina-download niya ako nito pero hindi pa siya nakalag-in kasi hindi pa activated yung ATM ko. So, hindi natin siya pwedeng mabuksan kasi walang net. Walang wifi. Try natin mag-connect ngayon. So, mamomonitor mo yung laman ng savings account mo or yung money mo dito sa apps na to. So, ayan, may net na siya. And buksan natin yung QIB account. So, dito naka-indicate yung laman ng wallet mo. So, wala talagang net. Hindi tayo makapasok. Hindi ko siya mabuksan. Pero, ganun pala yun naman. Hindi lang ako naka-register ngayon. So, ipapakita ko sa inyo yung ATM mismo. Ito, hawak ko na siya. Ito na siya. Payroll account to. Payroll account na ATM. Hindi siya savings account. Pero, ayan. Dito ko na wi-withdraw yung sahod ko pero hindi na ako mag-withdraw kasi nag-install din ako ng Unimoney Bank apps kung saan pwede akong mag-send ng money via online. So, ayan. Kung may mabibilin din ako, isang tap lang siya, hindi ko na kailangan ng cash. Siguro kung magka-cash man ako kahit mga 50 or 100, okay na yun. So, ano, feel ko mas advantage kung mayroon ganito kasi mas mabilis na yung way ng ang paggamit ng pera and syempre namomonitor mo yung cash mo, diba? So, dalawa kaming merong ganito, yung maniho namin. Yung maniho namin na ano, bago lang din siya, mga 2 months pata siya. So, meron din siyang ganito. Siguro, kinunan kami ni Sir kasi dalawa na kaming pinapasahod niya. Siguro, nahihirapan siya mag-withdraw ng cash. Siyempre, hindi naman sila may hawak ng, hindi sila naghahawak ng cash. So, every time na sumasahod kami, kailangan ni Sir na mag-withdraw ng pera and ibibigay sa amin. Kung may ganito kasi kami, mas advantage kasi isi-send lang niya yung sahod namin, di ba? So, yun yung maganda dito. So, hindi naman lahat ng mga katulong merong ganito, ilan lang ang ano meron sa bahay na ito, ako lang yung may ganito. So depende yan sa amo ninyo kung bubuksan kayo or hindi, pero pwede kayo mag-suggest kung gusto ninyo, kung ano naman feel nyo naman i-open sa inyo yung amo ninyo. So mag-suggest kayo ng ganito yung pasahod ninyo. So update tayo sa ano ngayon, ano na kasi ngayon, Petsa ay Wednesday, January 26. So, malapit na yung sahod. Update ko kayo kapag nakasahod na ako. So, ayun lang. Thank you for watching. See you sa ating sahod. Please wait while your transaction is processing. Thank you for banking with us. Okay. Open? So finally, wait lang, upo lang ako kasi pagod talaga ako. Kanina pa ako nakatakbo-takbo dahil maraming ginagawa. Galing ako doon sa bahay nila, madam, and dumating ako dito. Pero bago ako pumunta dito sa bahay, pumunta muna ako sa pari, nag-activate. So ngayon pala ay January 31, 8:36 na ang gabi. Hindi nyo nakikita masyadong maliwanag. And naglilinis ako ng kwarto and habang naglilinis ako, ina-activate namin ni Sir yung aking QIB online banking. So ayan, nag-register kami kanina kasama si Sir. So ayan. O, lagay ko na lang dito yung screenshot ng ating QIB account and yung amount na laman ng ating QIB ATM. So ayan. Meron na tayong 1,500. Yung message na na-receive ko nung sened ni Sir Ibrahim yung salary ko, 1,500. So, syempre, wala pa rin additional ano, no? So, ganito na yung mangyayari. Dito ko na marireceive yung salary ko. So, sorry na po tuloy yung video natin. Kanina lang kasi mga 10 minutes ago, nandun ako sa bahay nila, madam. Kasi pumunta kami dun mga
6:30. Pumunta kami doon ng mga 6:30, mga 30 minutes. Umalis na naman kami, nandito na naman kami ngayon sa Azizia. So yun lang po yung gusto ko i-share sa inyo tungkol sa aking ATM card na ang way ng pasahod ng ampong lalaki. So kung gusto niyo malaman kung paano ako nagpapasend ng pera gamit ng ATM ko, comment down below and papakita ko sa inyo kung paano ang pagpapadala ng pera. So yun lang, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below for more katanungan. See you on our next vlog. Bye!